Lubos ang pasasalamat ng nasa 2,000 benepisyaryo ng agrarian reform sa Central Visayas sa ipinamahaging titulo ng lupa na ibinigay mismo sa kanila ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Sulit ang biyahe ni Tatay Mario na nagmula pa sa probinsya ng Bohol dahil sa wakas, hawak na niya ang titulo ng lupa na matagal na niyang sinasaka. Nagpasalamat ko nga nadawat na mo ang among titulo pag anhi ni Bongbong Marcos. Malipay na mo, among nadawat nga titulo. Tuwang-tuwa din ang 100 taong gulang na si Tatay Simeon Academia na nagmula pa sa lungsod ng Bais. Taong 1942 pa siya unang nagsimula sa pagsasaka. Daghang salamat. Dito Bongbong makadawat ko yuta kalo na ang akong itikad. Kabilang sila sa mahigit 2,000 agrarian reform beneficiaries na nagtipon-tipon sa Lamberto Macias Sports and Cultural Center sa lungsod ng Dumaguete na nakatanggap ng land titles at support services sa ilalim ng programa ng Department of Agrarian Reform o DAR. Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award na sabay-sabay isinagawa sa mga probinsya ng Negros Oriental, Bohol at Cebu. Lubos po ako natutuwa na makapiling kayo ngayon dito sa Dumaguete upang simulan ang isang bagong yugto sa buhay ng ating mga magsasaka. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng ating bayan at ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng higit 3,800 na Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA at mga titulo ng lupa ng sumasaklaw sa halos 3,000 hektarya ng lupain dito sa Region 7. Namahagi rin ng Pangulo ng mga makina at mga traktor na nagkakahalaga ng 17.5 million pesos para sa siyam na Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa rehiyon na makatutulong sa mga magsasaka. Alam naman po namin na marami po sa inyo ay matagal nang nangangarap at nagsisikap upang magkaroon ng sariling lupa para sa inyong hanap buhay. Ito na po. At tinutupad po natin ang pangarap ninyo. Ito po ay simbolo ng taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng masamang panahon at sa harap ng maraming pagsubok. 7 farm-to-market roads o FMR na nagkakahalagang 100 million pesos ang ipinagawa sa iba't ibang bayan sa Negros Oriental gaya ng Amlan, Dawin, Ayungon, Tayasan, Bindue at sa mga lungsod ng Bais at Tanhay. Kasi ang sabi ng ating Pangulo, agrarian reform is not just about land distribution. It is also about providing support services to our farmers para umunlad naman ang kanilang buhay at tuloy-tuloy nila tayong mapakain. Malaking bagay ang mga ito para sa mga magsasaka na maramdaman ang kalinga ng pamalaan, lalo na't malaki ang kanilang ambag sa pagsiguro na ang bawat Pilipino ay may pagkain sa pagkainan. Mula sa Dumaguete City, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.